Nandito ito tayo ngayon. Para maglaro ng squash. Hindi po ito yung laro na dodgeball na kalabasa ang ginagamit, ha. Ito ay isang racket game na may pinaghalong high alay at tennis. Na-excite ang ating tatlong reviewers sa nadat na naming squash fanatics. Ang investment ng isang squash player sa sport na ito is yung sapatos at yung raketa. Siguro kung hindi pa tayo nag-uumpisa, hindi pa tayo marunong, yung lessons natin for training. Ang bawat pader ng squash room ay maaaring gamitin sa laro. Gamit ang napakagaan na raketa at itim na bolang goma, mukhang madaling matutunan. Okay, so alam niyo na kung anong squash? Malalaman natin sa ating mga players kung ano nga ba ito. Pop nga ba? O flop? Oras na para makipagtunggali. Okay, okay. Sino mo lang maglaro? Yes, coach. Ako na ang mauna, guys. Okay, let's do it. Okay. Unang sumubok ang ating celebrity reviewer na si Miko. Tignan nga natin kung magiging pop sa kanya ang squash. Kung si Miko, he's a natural, ha? Alright, coach! Masurvive naman kaya niya ang larong ito? And then, I survived squash! Woo! Sina Paolo at Cheryl naman ang nagtunggali sa squash court. Ang isa sa pinagbasihan ng mga unang prototypes ng racket ay ang kamay ng mga monks dahil ang ginagamit nilang panglaro ng squash ay kamay. Itong si Paolo, squash expert rin pala. Sabi nila, ang squash daw nag-umpisa sa 12th century France. Yung mga kabataan, meron silang bola na squashable, malambot, kaya nga squash ang tawag. Tapos, hinampas-ampas lang nila sa pader o kung saan man sila makahanap ng lugar na merong malaking tunnel or flat surface. At ang ating mommy reviewer, hindi halatang first-timer. May lakas pa kaya sila pagkatapos nito? Ay, nabuy pa!